Seagulls in Doha. Hi dude friends, and welcome back to my another video. Samahan niyo ako at panoorin natin at tunghayan natin ang isang pinakasikat na restaurant sa Doha na pinamumugaran ng napakaraming seagull. Ano nga bang mayroon at bakit dito sila namamalagi? Mga kaibigan, tunghayan natin kung gaano kadami at dito na sila namamalagi. Magandang araw muli mga kaibigan. Una sa lahat po ay nais ko pong pasalamatan at sa supporter ng aking channel, Dudes TV Official. At kung bago lang po kayo at huwag niyong kalimutan like, share, and comment, and of course subscribe and hit the notification bell para update po sa aking mga video. At ito pong restaurant na matatagpuan po sa Katara Cultural Village, which is the name po is Marsa Bungalow and Restaurants. So please, if you want to any function or any event, you can call the number, reservation. And, right now po, we are closed during this Ramadan, so please update in the our page, Instagram and Facebook, so you can update our as soon as possible. We will resume our operation. So kung makikita nyo, napakaraming seagull. So bakit nga ba sila nandito? So sa mga nagdaan taon, so bago po mag-umpisa malapit na po ang winter, unti-unti na po silang pumupunta rito. Unti-unti na rin silang dumadami. So kaya po sila dito naninirahana dahil sila po ay pinapakain ng mga tinapay. So talagang natutuwa po sila, lagi silang binibigyan ng pagkain. At special po ang kanilang pagkain, multi-bread. So talagang napaka-social nitong mga seagulls na to, kaya dito na sila namumugad. At dumarami. Sa totoo lang po, ito po ay nakakapagkatuwa na ng maraming mga bisita dito, mga bata man, matatanda. So ito ay agaw pansin. So ang mga guests po dito ay kanya naman po ay naka-Lamborghini. So napakaganda rin po ng lugar nito at dinadayo po ito ng napakaraming lokal, mapa-expat man, mapa-individual, single, family. So ito po isang restaurant na napaka-busy. So tungan nyo po kung gaano sila kadami at nakakatuwa pong kumasdan dahil dito na po silang mulan. Karamihan po ng mga guests dito ay pinapagkatuan po sila. Binibigyan na rin sila ng pagkain at hindi po sila mailap. Napakaganda pong pagmasdan. Sila ay nakakatuwa at nakatanggal ng strike. Itong mga seagulls po ay agaw pansin ng mga bisita dito. So mapapasyal po kayo dito. Umpisa po ng winter at bago po matapos ang winter, nandito na po sila. Dumarami. Sana po isang araw makapasyal po kayo dito at makapag-dining po kayo para makita nyo po ang nagpipitagan mga seagulls. Dito lang po yan sa Marsa
Katara and bungalows. So ayan guys, ayan, nag-relax naman po sila. Ayan, kita nyo naman kung ayan mo sila kasi. So ayan, pinapakain po sila ng mga bisita. Ago pansin po yan. At hindi nyo mabilang kung gaano karami na ang seagulls na yan. Madami. At dyan na po sila mga nangirahan. Kung mapapansin nyo po doon sa mga bungalows, ayan o. Yan po ay pinagkakatuan na rin ng mga guests dyan na nag-stay ng book sa bungalow na yan. Pinapakain na rin sila. So ago pansin din po sila. Napakarami. Hindi mo mabilang kung gaano karaming seagrass na yan. So, pa-share po kayo dito. Winter season, nandyan lang po lang sila sa paligid, sa palibot ng Marsa Bungalow Restaurant. Nakakatuwa pong pagmasdan. At kung makikita niyo po sa doon sa isang vlog ko po, wild bangos, dito rin po yan. Look! Napakarami pong isda dito. Alam niyo mga kaibigan, itong lugar na po dito ay bawal pong mga isda. So, kung makikita niyo, napakaraming isda dyan. Makikita niyo dyan ang mga wild fish. Andyan yung malalaking lapu-lapu, shellfish, mga crab, ang dami. At napakarami. So, ayan guys, oh. Nagpapahinga na po sila kasi busog na yan. So guys, pakita ko lang yung view para ma-refresh naman kayo kung gaano kaganda ang working place ko. Marsa Bungalow Restaurant. So, located in Katara Cultural Village. So, we are in West Bay. So guys, we'll see you here and be safe everyone and see you soon. Thank you so much guys and please don't forget to like, comments, of course, and subscribe and hit the notification bell to make you updated in my next video. God bless.